Nakikiusap po kami doon po sa mga nasa likuran na nakatayo. Mga barangay officials po ba sila? Maaari po ba tayo mamalag ng upaan? May mga spaces pa po yata. Kailangan po kasi natin maluwag po siya kan. Lalo na po mamaya. Mamaya, mahal po po mga barangay officials ng district of Guano. Palagpapan po natin ang ating buting alcalde, Yorme Francisco Isko Moreno Bonagoso. Don't take it lightly, no? This is asphalt. So it's a very dangerous ash that will harm our health. At ganun din sa mga mahal natin sa buhay. We've been accumulating gas masks or face masks, no? Para makatulong din namin kayo at magamit ninyo ang inyong mga pondo sa inyong barangay. Just so you know that last night until 7 p.m. nagsesesyon ng Konseho ng Manila, and we finally decided and come together to declare the state of calamity of the city with regard to preventing further harm for our communities and the people of Manila. So, with that declaration, kayo naman ay magkakaroon na rin ng kakayanan na gastusin ang ilang bahagi ng inyong pondo, and hopefully magamit ninyo
please don't buy food products. Buy something that will help prevent further harm to our health. No? Yan lang naman ang pakisunin namin. Pangalawa, maraming salamat kaya tayo kita-kita ngayon dahil sa si Pangulong Duterte ay mayroong dahil sa mga nangyayari ay mayroong konting na financial assistance para sa inyong lahat. Kaya siguro marapat lamang na ipagpasalamat natin sa kanya. At itong kapitbahay natin yan sa Bahay ng Puti ay naalala tayo dito sa lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyong lahat, no? I hope you're okay. I hope your family is safe. Hinihikayat ko kayo. Tatagan natin ang ating kalooban at bagay nga na kahit paano ipasalamat natin sa Panginoon Diyos hindi tayo masyadong malapit sa sitwasyon. Pero hindi naman natin minamaliit yung sitwasyon. Partikular na sa mga kababayan natin na dyan sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite. Alam ko yung iba sa inyo, yung mga kaanak pa doon na na-stranded. Itangos naman ang inyong ilong sapagkat ang lungsod naman ng Maynila sa maliit natin kaparaanan. On the day itself, we coordinated with other LGUs and we extended assistance. Yan naman ang pwede niyong itangos ng ilong. While we are addressing our situation at medyo kaya pa naman natin, we would love to help, of course, with our fellow Filipinos. The more they can recover as fast as they can, it's better for Metro Manila. Because we are all breathing the same air in this part of the country, or even in the world, for that matter. So, muli sa inyong mga barangay official, mabilis lang ito. At yun na kailangan na, alam niyo naman kami, no? Very simple lang naman yung ating approach. But I want you to go back as fast as you can. Today will be District 4, 5. I would like to recognize the Director Romy Bagay from your district. Barangay Bureau Chief. And our President, Dr. Lee Lacuna. And our Board of Directors, Lee and Barangay. So, second, update ko lang kayo, no? Nagkaroon ng transition sa garbage collection. Ang good news, if this is going to be good news, that remains to be seen. The good news is, mukhang mababalik na yung dating magandang sistema ng koleksyon ng basura sa lungsod ng Manila. Sapagkat yung dating sistema, kabisado nila ang kalye. Kabisado nila yung Maynila. They've been doing it for 2 decades. And we just finished awarding to the winning bidders itong garbage collection system sa lungsod ng Maynila. Now, so in a transition period, no, we need your help. We need your help in such a way, please try to medyo kausapin natin ang ating mga kabarangay na huwag mainip, no? At itumpok at ilagay sa tamang sisidlan. Mas itinutumpok ninyo sa isang lugar, sabi hindi kalat-kalat, ano?
I think time and motion will dictate that it will be faster for everybody to clean up our streets. We will collect your garbage. That is our goal, because that's our primary vision in the city of Manila. Maging malinis, maliwalas, at panatag ang mga taga-lungsod. So in a matter of few days, hopefully, mag-normalize na ulit yung ating garbage collection. But we need the barangay officials cooperation and help. No? Please extend it to your barangays. No? Iawaan Diyos. Magtutuloy-tuloy na muli ang may sistemang collection. At yung kolektor na pwedeng tawagan muli ng barangay. Dahil alam ko marami sa inyo nagre-reklamo, hindi nyo alam kung sino kolektor ng basura sa lungsod ng Maynila. Hindi nyo makausap, hindi nyo matawagan. Manong pa pagka may sunog, kailangan pa kayo tumawag sa city hall, maghanap ng kakampi. Pag na iba pa kulay mo, todas ka pa. Nga, ang abutin mo. Iyo ba? Nangyayari yun eh. Maraming beses nangyayari yun. Because of too much politics. Kaya, Isko, wala yan. Huwag din ang alalahan ng ngayon yan. We will do our job. We will. It will never be perfect, but we will be relentless. Hindi kami titigil. Sa mga barangay naman na merong nasasakupang ilog, no? True, we will continue to clean and collect garbage in our creek. But it would be better if the barangays teach our fellow barangays not to throw garbage in the creek. Kahit na iskinita yan, sabihin nyo, pakisuyon mo, muna yung lagay dyan. Lagay mo na lang doon sa kanto. Dadaan naman yung truck ng unit eh. Ha? Kukunin naman yan eh. Mas maraming truck ngayon. Mas maraming sweeper ngayon. Ha? Alam ko, marami dito, matagal na sa barangay, ano? Alam nyo naman yung dating sistema. Maayos pa yung dating sistema? Nagbago lang yung sistema nung napalitan na. Nangapa. Ginawa tayong target range. Ano? Praktisan. Ayun, ang sakripisyo, taong ba yan? So, but anyway, sana tulungan niyo ako na maging malinis ang ating ilo. Kasi pag nag-overflow yan, lahat ng basura niyan, babalik din sa'yo. Pupunta yan sa kanti. Tayo-tayo rin ang magtitita sa finals. Sort of saying. So anyway, yun lang what. Mas kailangan kayo sa barangay. Pasalamatan nyo naman si Pangulong Duterte sapagkat sa kanyang inabot na tulong para sa atin. No? And be reminded, we might extend gas mask to our communities, particularly sa mga estudyante. Nangangalap kami ngayon. At ito pa pala isa, tulungan nyo nga pala ako, i-report nyo sa amin, yung mga grocery, yung mga sa palengke, although nag-order na ako sa palengke, o mga butika na nagtitake advantage ng presyo. Naka-state of calamity ho tayo, ang presyo hindi dapat gumalaw, lalo na yung pangunahing bilihin. O tapos, tulungan nyo na rin akong paliwanag sa ating mga kababayan na kung manatag lang, walang dapat ipagmadali o ipagkataranta dahil you have a city government who is addressing
this situation. So muli sa inyong lahat, please, tulungan niyo ako. Kailangan ko ng So, good morning. Hi. Hello. Sige, mag-iingat kayo pa uwi. Kayo ba may gas mask? So, that's sa akin yan. Ang titigas nyo. Ako nga, nalalasahan ko yung nagbubuhang yung labi ko sa nalamunan ko eh. Meron ba tayo yan na magkasakit kayo, tosses na naman ako. Buti nga yung Malacanang, kahit pa paano, nagdala ng konting ayuda para sa atin. Sige, ganito na lang, wait. Ipareto nyo. Ngayon, para kahit pa paano, ito yung mga barangay. As many as possible. Alam ko, ngayon. Saglit lang, ha? Maraming salamat po. Hindi po natapakan natin Mayor Isko Moreno.